Magandang araw mga ka-chikanes. On this day, November 20, 2020, 18 taon matapos ang Ozone Disco Fire Tragedy, 9 na katao ang hinatulang guilty ng Sandigang Bayan noong taong 2014. Tinaguri ang pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Pilipinas ang Ozone Disco Fire Tragedy, kung saan 162 ang namatay sa sunog na tumupok sa Ozone Disco Club noong March 18, 1996. Karamihan sa mga nasawi dito ay estudyante na magdidiriwang sana ng kanilang pagtatapos. Dito sa article na ating binabasa, article ito ng ABS-CBN News noong November 20, 2014. So English ito, try natin i-translate sa Tagalog guys. So ang Sandigan Bayan 5th Division ay hinatulan ng 7 dating opisyal ng Quezon City Engineer's Office ng guilty beyond reasonable doubt noong taong 2014 nga, para sa pagbabiolate nila ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act in connection with the Ozone Disco Club fire on March 18, 1996, kung saan 162 katao ang namatay. Ito ay sina Alfredo Makapugay, Donato Rivera Jr., Francis Itliong, Feliciano Sagana, Petronilio de Llamas, at si Rolando Mamaid. Sila ay nasintensyahan at bawat isa ay nahatulan ng penalty or of imprisonment ng 6 years hanggang 1 month as minimum, at ang maximum naman ay 10 years na may perpetual disqualification to hold public office. So this, sa decision na ito ni Associate Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta, ang haba ah, sinabi ng korte na there can never be a slapdash approval of a building permit and certificate of occupancy. To shrink from this duty will certainly run at risk all safety standards contemplated by the National Building Code. Ayun, hindi ko ma-translate guys. Ang hirap ng konti. Ang lalalim ng English. So sinabi din ng korte na si Hermilo Ocampo, President ng Westwood Entertainment na siyang may-ari ng disco, at si Westwood Treasurer Ramon Nang ay guilty beyond reasonable doubt para sa pagbabiolate nila ng Section 3 Republic Act No. 3019, nakilala rin natin sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At sila ay nasintensyahan din na mag-suffer ng indeterminate penalty of imprisonment of 6 years and 1 as minimum and 10 years as maximum. So, ganun lang. Minimum of 6 years, maximum of 10 years. Pagkatapos mamatay ng maraming tao sa sunog na yun, yun ang naging hatol lang sa kanila. At the same time, inakusahan din si Raquel Ocampo, Rosita Key, Sunny Ku, Alfredo Chua. Ngunit sila ay na-acquit dahil sa kakulangan ng ebidensya. Inakusahan sila pero sila ay na-acquit. Napawalan sala sila. The clerk of court clarified those convicted are not going straight to prison since they are still on bail and they can file a motion for reconsideration within 15 days. So, hindi na sila lahat nahatulan. Pero nung time na yon, hindi pa rin sila makukulong. Kasi sila daw ay may bail at pwede pa silang mag-file ng motion for reconsideration within 15 days. So one of those accused, Alfredo Chua, said he is happy that the court did not find him guilty, but said he is still saddened by the tragedy. So masaya si Alfredo Chua dahil hindi siya kasama sa nahatulan ng korte, ngunit malungkot daw siya sa nangyaring trahedya. The Ozone Disco Club fire has been officially acknowledged as the worst fire in Philippine history and among the 10 worst nightclub fires in the world. Oh my God. So, ganun. So, pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Pilipinas, sa history ng Pilipinas, at ika-10 siya sa pinakamalalang sunog sa mga nightclub sa buong mundo. So, ganun ang nangyari kay Ozone. So, yun lamang. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para maging updated tayo sa mga chikanes. Lagay man yan ng panahon. Mga news yan dito sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat!